Good morning, greeting. So for today's lesson, ang pag-uusapan natin is the contemporary Philippine music. Okay? So when I say contemporary Philippine music, isa sa mga pag-uusapan natin dito is yung traditional. Traditional to modern music. Okay? So, sa contemporary Philippine music, pag-uusapan natin dito yung traditional to modern Philippine music. Okay? So, ano yung mga pinanggalingan niya, paano siya na-develop, okay, so, dun papasok yan. Ano pa? Pag-usapan natin din dito, class, is yung description ng traditional, description ng modern music. Also, ano ang gamit nito sa tao? Okay? So, let's start. Sa contemporary music, mas maganda pag-usapan muna is yung tradition. Okay? Tradition. When we say traditional Filipino music, ang isa sa katangian niya, class, number one, ang traditional Filipino music natin is laging nakasama dito yung life. Okay? So, kapag gumagawa ng kanta dati, ang mga Filipino composers, laging ang laman niyan, ang content niyan lagi ay may kinalaman sa buhay ng tao. Ano pa? Pangalawa, beliefs. Okay? Lahat ng mga paniniwala. Pangatlo, tradition itself. Lahat ng mga kaugalian, lahat ng mga nakasanayan ng mga Filipino, lahat siyang class, isinasama sa music nila. Okay? Lahat siya naka-incorporate yung tatlo na yan. Okay? Next, Filipino traditional music reflects also the life, beliefs, and tradition. These types of music or this type of music usually glorifies the beauty. So, additional to, 1.1. This 1.2, ang ina-add pa nila is DD, beauty of nature. Okay? So, again, class, ha? Ito yung characteristic nitong traditional music. So, una, kasama ang buhay, paniniwala, tradisyon sa music. Pangalawa, lagi din nakasama sa lyrics or madalas nakasama sa lyrics nito ay yung beauty of nature. Ano ang example natin dyan? Diba, merong kantang, paru-parong bukid, nalilipad-lipad. So, yun yung mga example ng mga folk music natin na naka-incorporate yung beauty of nature. Ano pa? Example naman natin sa life. Leron, leron, sinta, buko ng papaya, dalay-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. So, dun pa lang sa lyrics na yung class, ma-identify mo na yung pang-araw-araw na gawain ng isang tao, magtanim ay bibiro, maghapong nakayoko, pinag-uusapan dito yung buhay ng tao. Okay? So, dyan umiikot ang traditional music. Okay? Next, pag pinag-uusapan din, class, itong traditional Pilipino music, traditional Philly music. Okay? So, pag pinag-uusapan itong traditional Filipino music, class, laging nakakabit sa kanya na ito ay na-influence ng ano, ng iba't ibang mga kultura. Bakit, class? Bakit
ang music, ang Filipino traditional, ang traditional Filipino music rather, ay na-influence ng different culture. Siguro iba sa inyo alam na yung sagot. Pero, for those who don't know the answer, ang pinakadahilan niyan is because of the colonization of different countries. Example natin dyan, yung Spain, Japan, and America. Pero, ang mas nakapagbigay ng influence sa atin when it comes to music is yung mga Spaniards and American o yung Western. Okay? One of its distinctive characteristic, it is employment of diatonic scale rather than the usual Asian pentatonic scale. Okay? The word diatonic is a Greek word that means progressing through notes. Ibig sabihin, class, gumagamit na tayo ng kung hindi ako nagkakamali, pag sinabi kasing diatonic, ito ay sabi progressing through tones. Ibig sabihin, paulit-ulit na yung genre. Sabihin eh, parang ano, alam niyo ba yung napansin niyo yung karakteristik ng kanta ng Leron Leron Sinta at yung ano ba tawag doon, class? Paano ko ba i-explain to? Pag sinabi kasing diatonic, yung umuulit lamang siya doon sa same note, paulit-ulit lang siya ng melody. Larong, larong sinta, buko ng papaya, dalay, dalay, busto, sisidlan ng bunga. Tapos, kapos kapalaran, humanot ng iba. Tapos, next song, ako'y ibigin mo, lalaking matapang, hindi napatakot, diba? Tapos, next song ulit, gumising ka, nene, tayo'y nananana. So, paulit-ulit lang yung tono niya. Yung ganyang genre, class, nakuha natin yan sa Spain. Kung makakapag-observe kayo ng mga traditional song ng Spain, halos kaparehas ng sa Leron Leron Sinta na genre. Kasi, gumagamit na tayo ng tinatawag nating diatonic. Diatonic scales. Okay, nakuha natin yan sa Spain. Okay? Next, eh sir, ano naman ang nakuha natin sa Western? Ano ang nakuha natin sa Western? Ang nakuha natin class sa Western is yung pagkakaroon ng division ng verse, chorus, bridge. Ganun siya. Yung structure ng merong verse, merong pre-chorus, merong chorus, merong bridge, tapos babalik ulit sa chorus. Lahat siyang class ay galing naman sa Western style. So, napansin nyo, magkaiba yung from Leron, Leron Sinta, tapos ako'y ibigin mo, lalaking matapang, tapos gumising ka. Paulit-ulit lang siya na melody or yung diatonic scale, nagkaroon ng approach ng Western, naiiba na yung tono, ba? Naiiba yung tono sa verse, naiiba yung tono sa chorus, naiiba yung tono sa bridge. Nagigets nyo, class? Nagkakaroon na siya ng ano, variation ng tone between verse, pre-chorus, chorus. Yang ganyang approach, class, galing yan sa Western style. Okay? Next, traditional music may be classified according to cultural and language divisions. For example, the traditional music in lowlands area in the island of Luzon and Visayas has the Spanish influence. So, kagaya nung kinakanto ko na Leron, Leron, di ba? Sa lowlands, ibig sabihin sa mga bundok. Okay? So, pag pinag-uusapan yung mga kanta nila, class, lagi yung merong approach daw ng Spain. Okay? So, diatonic yan, matic yan. Diatonic. So, paulit-ulit, no? Repetitive yung kanyang melody. Okay? So, next. However, the music of the upland people like in the Igorot, Ifugao, Luzon, and the Muslims, and the Lumad in the Mindanao have the indigenous flavor. Okay? So, next. Additional. What is traditional Filipino music? It reflects the way of life, beliefs, and traditions of the rural folks.
Okay? Next, this type of music usually glorifies the beauty of nature and man's strong connection with his environment. Gaya nga nung binabanggit sa inyo kanina. Ano pa ang karakteristik niya? Traditional Philippine music has been influenced by other culture as the result of either intercultural meetings or colonization. So, gaya nga nung binabanggit ko sa inyo, dahil ito sa pananakop, kaya nagkaroon tayo ng iba't ibang uri ng genre. Okay? Next, one of its distinct characteristics is it is employment of the diatonic scale rather than the usual Asian pentatonic scale. The word diatonic is the Greek word that means progressing through tones. Number one, ano-ano yung tinatawag nating mga indigenous flavor? Number one is itong ethnic. Okay? The Muslim's Kulintang is an ensemble composed of a set of 8 gongs of graduated size arranged in a row. Okay? The Kulintang includes the Gandingan, Agung, Babandil. Okay? Again, Gandingan, Agung, Babandil. So, yaan class yung mga gongs na ginagamit ng mga Muslim. Next, ito yung example niyan. The Kulintang Ensemble. Next, the Gangsa Ensemble is played according to the traditions of the different tribes Kalinga, Ifugao, Bontok of the Cordillera. It is a smooth surface gong with a narrow rim. So, ito class yung example niyan. Next, the Hispanic. Okay? So, pag sinabing Hispanic class, it is originated in Spain but became most popular in the Philippine folk music after it's introduced during the 19th century. It is an ensemble string. So, para siyang gitara. Okay? Instrument with the pick such as bandurria, lod, octavina guitar, and bajo de uñas. So, ayan yung class, ha? Ito yung mga lods. Dito lodi, ha? Lods yan. Octavinas, ito. Lods, ito. Ito naman yung bandurria 1 and 2. Okay? Guitar, bass, percussions. Ito class, natutunan ko ito dahil doon ako nag-OJT and doon ako nag-first year college sa Fortunato F. Halili. Malakas sila dyan class. Alam ko nga na GMA pa yung kanilang version ng ng rondalye. Nakalimutan ko lang kung anong kata. Buwan ata. Next, Filipino. Ang Filipino music naman is, ang sikat natin dyan ay yung kundiman. So, ano ba ang kundiman? Ang kundiman ay nagpapahayag ng pagmamahal ng isang lalaki sa babae. Pero klas, sa panahon natin ngayon, baliktad na. Ang babae na ang nagpapahayag ng damdamin sa mga lalaki. Sir, grabe ka naman. Joke lang. Pero ang alam ko kasi hindi na bago sa idea nating mga Pilipino ngayon yan eh. Kumbaga dahil nga equal na ang tao, okay, gaya nung lesson ko dun sa health, meron ng equality ang lalaki at babae. So kung kayang manligaw ng lalaki, dapat kaya na rin manligaw ng babae. Diba? Para equal. Now, kidding aside, it is usually written in 3/4 time signature. Ano yung 3/4 time signature class? Ito yung kadalasan sa ano sa tinikling 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ganun siya. Ganun kadalasan yung beat niya. And usually in a minor key and then shift into the major key. So this arrangement usually gives the listener a light and happy mood at the end of the song. So ganito yung ibig sabihin niya diyan, ha. Wala akong gitara. Wala pala dito, class. Wala pala sa kwarto ko. Anyways, basta minor siya, tapos magiging major chord. For those who are into instrument, alam nyo na siguro kung ibig kong sabihin. Next, pag-usapan naman natin, what is contemporary Philippine music, also known as the new music or modern music. It pertains to composition,
that have adopted elements of 20th century Western music as well as the latest trend and musical styles in the entertainment industry and in the music world. So para mas madali nyo itong maintindihan, ang contemporary Philippine music, bagong approach siya ng traditional. Traditional. Okay. So, matik yan. Naka-incorporate na dyan yung mga Western and yung Spain. At iba't iba pa. Okay? So, sa Africa, pwede na rin yan. So, basta lahat ng mga elements ng 20th century Western music, naka-incorporate na yan sa contemporary Philippine music. Some famous Filipino composers of contemporary music. Si Antonio Jesus Molina, Alfredo Santos Buenaventura, ito, si Lucrecia Roses Casilag, Dr. Ramon Pagayon Santos, Ryan Cayabyab, Nicanor Abelardo, Antonio Buenaventura, Eliseo Pajardo. Okay. Contemporary music in the Philippines refers to the composition that have adopted ideas and elements from 20th century. So, alam niyo na yan. 20th century. Spain and then the America having colonized the Philippines from the early... So, alam niyo naman ako na ibig sabihin yan. So, Francisco B. Buencamino Sr., 1883 to 1952. Okay. Francisco Beltran Buencamino Sr. was born on November 5, 1883 in Bulacan. He was the son of the musically inclined couple. He studied music composition and harmony at Liceo de Manila. He taught at the Ateneo de Manila and Centro Escolar. Example of his composition, Harana, Pandango ni Neneng, Colar de Sampaguita, Dulces Las Horas, Ang Bukang Liwayway. Next is Francisco Santiago, 1889 to 1947. Father of the Kundiman. Okay, so ang tinatawag na the father of Kundiman and belongs to the Triumvirate of Filipino Composers. He finished his music specialization at the American Conservatory of Music in Chicago. So, big time to. Where he obtained his doctorate degree in 1924. Santiago's music was romantic in style. So, more on love song to. Incorporating Western forms and techniques with folk materials. He composed several works such as Kundiman, symphonies, piano, concertos, and other music pieces for the piano, violin, and voice. Ito naman klase ng mga sikat na kanyang mga naiambag sa music. Pakiusap, Madaling Araw, Sakaliman, Hibik ng Pilipinas, o Hibik ng Pilipinas, Ano Kaya ang Kapalaran, Kundi Man Anak ng Dalita, The Royal Court of Spain Upon the Request of King Alfonso II. Wow! Nicanor Abelardo, okay, 1893 to 1934. Nicanor Abelardo is one of the triumvirate of Filipino composers, which includes the Antonio Molina and Francisco Santiago. He studied music at the Chicago Music College and was influenced by the musical styles of Schoenberg, Hindemith, and Stravinsky. Abelardo developed a style that combined European Romanticism with chromaticism. His compositions contain hazy tones, dissonance, and unusual chordal combinations are found in such works as Cinderella Overture, Panoramas, and a Violin Sonata, although a 20th century modern composers in style. Composition niya, Mutiya ng Pasig, Nasaan Ka Irog, Cavite niya for Violoncello, Magbalik Ka Hirang. Diyan po, nagtatapos ang ating lesson sa music.